idol sa ating sumbong attraction. Naere po siya sa Itimbre. July 24, kahapon lang, idol. Si Maribel Dalumay, galing pa po sila ng Pagudpud, Ilocos Norte, humingi okay. siya sa atin ng tulong para makausap ang kanyang anak na nasa ibang bansa at ang ama nito na hindi daw po nagbibigay ng sustento para po sa mga bata. At nakausap po nga itong si Mary Grace kahapon at nasabi nga niya, nag-umpisa siya doon bilang isang tourist. Tourist visa ang hawak niya. Pero ngayon, dahil sa amnesty, siya po ay meron ng mga papeles. So dapat magbigay na siya ng regular. At yung tatay ng mga bata, hindi kasi kasal, si Mary Grace na anak ni ma'am at saka itong si JC Carbon. Dapat si JC at saka si Mary Grace, pareho sila mag-contribute doon sa pag-aaruga sa bata, sa mga gastusin, mga pangangailangan ng mga bata. Yung mga bata ay tatlo. Po, sir. Maalala ko, sabi pang anong tita, si Prezel Lorio. Yun yung mabilis magsalita. Inaway pa nga sila ni nanay, na sabi ni Miss Prezel, ang gusto lo kasi mangyari ni Nanay Maribel is paghatiin yung mga bata. Para magkaliwanagan, inanyayahan po natin, eto pong si JC, yung tatay, na pumunta rito. At pinaunla ka naman po tayo. Opo, sir. Okay. Andito po sila at nasa telepono na po si Miss Mary Grace, nagkikinig. Andito na rin po yung tita na si Prezel. Papasukin natin. Alright. Sige, paupuin sila dito. Salamat po sa pagpunta, Ma'am Prezel Lorio. Dumuwas po kayo, galing po ng Laguna. Opo. At ito naman po yung tatay ng bata, si Sir JC. Salamat po sa pagpunta, Sir JC. Ma'am, ladies first, si Tita Prezel. Dinala niyo po dito yung inyong pong pamangkin. Opo. At sabi niyo po sa amin kahapon, siya po ay nagtatrabaho sa inyong tindahan. Opo. At ang sinisweldo niyo sa kanya is 200 pesos per day. So, posible ho ba yun? Yung sa 200 pesos per day, yung 100 noon, hati man lang mapunta sa mga bata? Dapat po, sir, ay yun po talaga ang mangyayari. Kaya lang po, sir, si Jesse, bago lang po yan sa akin dahil ang nagdadrive po sa akin yung isa kong pamangkin na namatay na rin ang tatay. Opo. So, doon po nakapokus sana ang pagtulong ko. Ngunit, tumawag si ma'am sa amin yes, na ma'am. Nanghihingi siya ng tulong regarding dun sa mga anak ni Jesse. Supposed to be, sir, ayaw ko siyang kausap kasi ayaw ko nakisawsaw sa kanila. Problema na nila yan, labas na ang tita doon eh, habang Opo. Maaari. Opo. Ngayon, si ma'am nakipag-usap sa akin na kung pwede, ipaabot ko sa akin pamangkin ang hinihingi niya na 3,000 buwan-buwan. Okay. Bilang tita, sumagot ako sa kanya, ako po ay tita ni JC, hindi yan mauobliga sa ngayon kasi nga hindi pa ako nakakapagpaliwanag sa kanya na bagong pasok lang sa akin si JC. Nung tumawag po si ma'am, siguro tatatlong araw pa lang siyang nagdadrive sa akin. Sir JC, magkano po yung kaya niyong ibigay para doon sa tatlo niyong anak? 3,000 po. Nag-usap po kami kagabi ng asawa ko po dati po. Si Ma'am Mary Grace. Opo. Napag-usapan po namin ay yung mga bata po, dahil po si Ma'am ay ano na, nag-maintenance na ng gamot niya, tsaka may sakit na nga po, tsaka yung biyanan ko po noon. Okay. Yung bata po eh, kung ano, sa akin na lang po. Dahil bilang naman ako po eh, ama, kukunin ko po yung responsibilidad na iniwan ko po noon. Hindi po. Ilang beses po ako nakiusap na palitan niyo ako sa pag-aalaga. Ano ngayon ito? Porkit na sa TV ka, Jack? Gusto mo nang angkinin? Samantala, ilang beses ako tumawag sa inyo. Sabi niyo, hindi mo kaya. Wag na lang po. Itong huling pag-uusap natin, nakiusap ako. Kung wala kang may papadala kunin po, pero ano sabi mo? Diba tinanggihan mo rin? Ngayon kaharap mo si Sir Rafi, sasabihin mo, kukunin mo? Ano yun? Nagpa-plastic? Ay, hindi tayo artista dito, Jesse. Ang hinihingi ko sa'yo noon, tinanggihan mo. Sabi mo sa akin, wala kang may bigay na ganung halaga, tapos binabaan mo ako ng cellphone. Tapos yung itong dinayal ko uli, ito ang sumagot. Sabi niya, nag-igib ka raw. Sabi ko, ipaabot nyo na lang ho yung sabi ko na kunting ayuda lang. Sabi ko ho, kahit tag-1,000 lang sa mga bata. Kasi nag-aaral na ang tagal kong hindi nang hingi sa inyo mula 2012. Magkano pinadala mo? 600 saka 400. 5 months pa lang si Anton. Pero yun lang ang binigay mo. At nagpapasalamat naman ako dahil nagbigay naman yung siguro mga 6 times din. 1,000. Yung nanay mo. Hindi ako nagreklamo. Pero hindi na ho nasundan yon. Kaya nung ilang beses ako na nagmaakaawa sa kay nanay mo, na kung pwede palitan ako sa kustudiya. Pero hindi kayo tumawag. Kailanman hindi kayo tumawag. Pero ako ang nagpupersa sa inyo para kumontak kayo sa mga anak nyo. Ni kumusta wala, ni padala wala. Ako pa,
ang tumatawag sa'yo para lang magkaroon kayo ng komunikasyon ng mga anak mo. Tapos ngayon sasabihin mo bigla, dahil na nandiyan si Sir Tolpo, nakukunin mo. Hindi pwede. Kasi sabi sa akin noon, meron akong naanuhan sa inyo, or mo mama mo, sinasabi na yung mga anak nyo na doon, ginagawa nyo, minamaltrato nyo. Sabihin mo yan sa akin, andyan ang mama mo, minamasakir nyo daw. Andyan, minamasakir? O yung pinapalo lang ho. Ah, okay. Yun ang isang tema nila. Kaya ngayon mag-aartista kayo na gusto nyong kunin sa akin. Ang tagal nyo na sanang kinuha, pero tinatangkihan nyo. Bago ako pumunta dito, nakiusap na naman ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, Jack, ano, kukunin mo yung mga bata o magbibigay ka? Sabi, wag na ho, ma, sa inyo na lang. Magbibigay na lang ho ako. Pero sabi mo, walang ganon kalaking halaga, sabay baba sa akin. Kaya nag-denial ako, ito namang tita mo ang sumagot. At yun ang sabi niya, nasabi niya sa akin, yung hinihingi niyo na 3,000, hindi niya ho may bibigay. Buti nga yung pinakabinan mo daw ngayon na nasa ibang bansa, yun daw ang nagbibigay eh. Alam nga naman mabigyan pa yung mga anak niya dyan sa'yo. Okay. Yun ang sabi ni ma'am. Sir, in short, ayaw po ni nanay. Kasi noon, gusto niya mapunta na sa'yo. Pero tumatanggi ka, ni Sai ni si Hoy. Ngayon, na kung saan, komportable ni mga bata, kinanay at sinanay, komportable sa mga bata. Hindi na siya pumapayag. Yun po yung mensahe niya doon sa mahabang sinabi niya, kung paiksi natin, hindi siya pumapayag. Sir, status ko na lang kung nasaan yung bata doon na. Kaya lang, kailangan mo pa rin talaga, sir, magsuporta. So yung 3,000 pesos kada buwan na pag-usapan niyo po ng kalibin partner niyo, si Ma'am Grace, pumapayag na po siya. Opo, pumapayag po siya na okay, kausap 3,000. Ko po. Okay. So itong auntie, kasi itong employer mo, kayo po magsisiguro, auntie, na yung 3,000 kada buwan ay matutupad, makakarating po doon sa mga bata. Sir, ang pasok sa akin ni Jesse, hindi po yan regular sa akin kasi may pamangkin din po ako na tinutulungan na nag-aaral. Kaya po hindi ko maipapangako na araw-araw ang pasok niya kasi nagda-drive si Jack ngayon sa akin 3 beses lang. Bakit di ka maghanap na lang ng regular na trabaho? Ba't kumakas sa auntie mo? May trabaho naman po ako ng mga nakaraan. Sakto naman pong ganito, nag-uulan. Hindi, ang ibig ko sabihin, sir, huwag ka umasa sa auntie mo kasi pag sa auntie mo... Tamad ho yan, sir. Tumira ho sa akin yan ng 1 taon. Tamad ho yan. Pinipili lang hong uminom yan kaysa sa magbenta ng mga souvenir sa pagod. Nasubukan ko na ho yan. Naging 1 taon din na mahigit na nagsana sa akin yan. Tamad ka pala, sir. Batukan ka, ibig sabihin. Hindi po totoo, sir. Tamad ka! Tamad ka, sa totoo lang. Ano pa ako ng anak ng 3 po. Kung may anak mabubuhay ko, papubuhayin kung tamad po ako. Hindi, iniluwal mo sa mundong ito, pero naluwal mo na, masipag naging tamad ka na. Gumawa. Tama si ma'am, masipag ka gumawa, pero tamad kang sumuporta. Tama, ubuhayin sila ng maayos. Yun yung mensahe ni nanay. Hindi ako magsisinungaling. Sorry sir ha. Sige po. Kasi kung talagang hindi ka tamad, wala na sinasabi ni nanay dito, hindi ka asa sa auntie mo kasi kasasabi ng auntie mo, hindi ka regular sa kanya kasi meron pang ibang kamag-anak na tinutulungan niya. So kung ako sa'yo, tatablan ako ng hiya, maghanap na lang ako ng ibang trabaho na regular na hindi na kumasa mag-anak na kung saan tuloy-tuloy yung sahod ko na makapagtrabaho ako for 5 days in a week tapos kaya ko magbigay ng tamang suporta sa mga bata. No, ba't ka pa makikisiksik sa auntie mo? Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin sa kamag-anak? Hindi naman po, sir. Kalaki-laki ng katawan mo, sir. Mag-construction ka. Tama ho, sir. Construction nga po ako galing. Oh. Di mag full time ka sa construction. Dahil po mag-tricycle driver ka, mamasada ka, jeepney driver. Hindi lang ho yung anak ng anak. Dahil po ano, nag-uulan nga po. Namamakyaw. Sir, hindi ho pwedeng gamitin na kasi umuulan, kasi maputik, kasi kumikidlat, ano pang klase mga palusot yan. Kung talagang gusto mo magtrabaho, hindi ka magbibigyan ng dahilan. Kasi ang nangyari ngayon, hindi na dahilan mo umuulan, kaya hindi ka nakakapagpasada. Itong si auntie kasi gusto niyang tumulong din sa ibang kamag-anak, hindi lang sa'yo. Opo, hindi naman ako nagkulang sa kanilang lahat. Kaya lang, Sir Rabe, gusto ko lang po sa kanyang malaman, sa kanyang bienan, na masyado naman ang pagkakadiin mo na tamad. So, tumira ho yan sa akin, ma'am. Nasubukan ko mahigit na 1 taon ho yan tumira. Marami hong guest, imbes na magbenta ho siya, inumpo ang inaatupag yan. Ang kapal nga ng mukha niyan na gaya electric pa na gamit ko, nag-away sila mag-asawa, sinira niya eh. Nakatungo. Diba? Ang tamad mo? Nakatungo yung Panginoon, ma'am. Ay. Wala akong ginagawang ganun. Kung hindi ka tamad, nagbibigay ka sana. Pero matagal kitang naging kasama ako, ma. Ma, nagbibigay sa bahay, isang taon na mahigit. Sir, ganito po kasi, ako po'y regular sa trabaho noon. Nangako po sila na umuwi po ako ng Ilocos Norte. Sabi ng asawa ko po, mag-resign po ako sa trabaho. Pinag-resign kayo, bakit? Sir? Yun nga po, umuwi nga daw po sa kanya. Dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko, napilitan po akong mag-resign sa trabaho. Dahil may pangako po, sir, na ano. Si Mary Chris talaga nagsabi na mag-resign ka. Opo, sir. Mag-alaga sa mga bata. Opo, sir. Sige, para malaman natin totoo. Totoo Miss Mary po, Grace,
Dalumay, all the way from Dubai. Totoo ba kayo mismo ang nagsabi dito kay JC na huwag na magtrabaho at mag-alaga na lang ng mga anak nyo habang ikaw nasa Dubai? Hindi po. Wala naman ako talaga sa trabaho. Hindi naman na papasok ko nung may nagka-problema yan dati po. Masok-pasok pa ngayon sa fraternity. Wala, ibig sabihin nung anak ko, wala daw ho siyang trabaho. Hindi wala po. Wala niyo po siyang trabaho. Sir, ganito po. Tao gama po ang inaatupag. Ma'am, hindi sandali. Po. Sandali wala lang. Masyado ka na. Na hindi ganito na nakakatuwa po, ito. Ganito, Jack. Si Jesse po, si Rape, saksi po ako na tita at nakikinig sa amin ang mga ang pinanggalingan nito na regular. Yes, ma'am. Grace, nakikinig ka. Pakinggan mo kung mali ang sinasabi ko. Masyado ang bibig ng nanay mo, ha? Regular po si Rape ito sa hiniti ng kabayo ni Mr. Yulo. Ngayon, nakapag-isip po sila, kaya andoon po yan sa akin dalawang mag-asawa sa isang sibing kwarto ko doon po nakatira. Nagkaroon ng problema ang pamangking ko, nakaisip naman silang mag-asawa na mag-resign na lang ang Jesse at uuwi sa mga Biyenan para doon na lang sila mamuhay. So sa madaling salita, nagkapera sila, umuwi, doon sila namuhay. Sir, okay. Yun po. Regular, nag-resign dahil doon mamumuhay sa inyo. At doon nga, nagtitinda siya sa pag-upo. Opo. So hindi naman po naging success ang buhay ng dalawa doon. Dahil? Sir, hindi ko alam na kahit hindi ko man nakita. Dahil may katamaran nga ho. Okay, hindi naging success doon ang buhay, bumalik muli ang mag-asawa dito sa piling namin. Bumalik ho yan kasi ho nag-abroad yung anak ko. Nagtulong-tulong po kami na mga tita kasama ang kapatid ko na nasa abroad. Para suportahan sila. Si, dahil nga siya iwala na masuportahan okay. At nakaalis naman si Grace. Okay, tinanong ako naman namin, nagpa-abroad. Nay, huwag kang sinungaling at ang Diyos nakikinig ako sa atin. Ho. Ang nagpa-abroad. Di ngayon po, ayan si Grace. Nagtulong-tulong kami, umalis nga ang anak niya na may utang pa. Nakapag-desisyon uli na doon na lang kay nanay ang tatlong bata. Grace, saan iiwan ang tatlong bata? Kay nanay. O kung doon, doon lahat ang tatlong bata. Kung dito, dito lahat. Huwag natin paghiwa-hiwalayin ang tatlong bata. Ganun po dapat talaga. Opo. At kami naman po, nung siya po, kaya nga ayaw ko siyang kausap, sir, kay nakakairita siya pag naririnig ko. Mas lalo ko. Ako. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, sir. Ba't ko kinairita sa kanya? Nakakairita siya pag natawag. Wala siyang kakuntintuhan, sir, na pag naibigyan siya ng 2,000 ng kapatid ko. Wala na hindi binigay na 1,000. Na hindi po kaagad na tanggap nila. Kaya ang smart padala nagluloko. Sasabihin niya, sanay na kami nalukuhin. Nakakawalang gana na pag ginanon mo ang isang tao na naghihirap ang kapatid ko katulong. Na tumutulong sa kanyang anak na sinasabi mong tamad. Reklamo oh, ng hindi ba? Bigay. Ang ngayon, sinang, bilang lula ka, sabihin mo sana. Mahangad lang ho ako ng anak, ako, tulungan mo ako sa mga anak na iba. Ninyo ayaw kay matanda na ako. Pero hindi ka... Ganon yung unang sinabi ko, sabihin mo, tanong mo si Jack. Hindi totoo yan. Hindi kami nagmamaganda sa'yo at nagmamagaling sa'yo dahil kaharap lalong si sir. Ako hindi. Pero salbahe ka. Alam mo ba yon? Sinong salbahe? Ako na nagbubuhay sa mga anak niya? O kayo? Try mong dalhin sa amin. Kaya? Tanong mo kay Mary Grace kung gusto niyang dalhin sa inyo. Ay, nakipag-usap yung kagabi na anak mo dito eh. Na pinakukuha na sa'yo. Ma'am, Maribel, gano'ng katagal na sa inyong bata? 2012 pa ho. 5 months pa lang ho yung bunso. Ano na ngayon, 2019? O, matagal na pala sa inyong bata. Dalawang beses ako tumawag sa binan niyang ilaw. Nakunin niyo. Nag-reply kayo? Sir, kaya naman ayaw. Pero ma'am, let's give credit dito kay Ma'am Maribel. 7 years na po niya inalagaan. Opo, sir. Eh, yun nga po, sir. Diba? Pagod na daw po sila. Siyempre, kahit na sino siguro po, mag-aalaga ka ng bata, tapos ngayon, for so many years, inaalagaan mo at itinataguyod mo yung kapakanan ng mga bata nang walang suporta galing sa mga magulang. Tama. And she's doing it alone by herself. Hindi po totoo yan. Tama. Nakatungon po ang Panginoon. Hindi, huwag kang magtuturo ng Panginoon. Hindi po totoo yan. 600 sa 400, 2012 lang ang hindi binigay ng kapatid ko. 600, 400. Ito po. Mary Grace. Tama. Nag-usap na rin pala kayo ni JC na 3,000 ang ibibigay niya. Tapos kayo po ma'am, kahapon, nasabi niyo po, 8 to 10,000 ba ibibigay niyo? Apo. Okay. So 8, sabihin na po natin, i-9 na lang natin, average. So 9,000 plus 3,000, 12,000 kada buwan. Apa. Ma'am Maribel, sapat na ba yung 12,000? Okay na ho, sa akin, Sir Rapi. Gustong-gusto ko na ho na ano, kahit ganyan lang ho, basta hindi ho yearly yun ah. Buwanan ho. Buwanan po. So 12,000. So dahil tatlong bata, so papatak na parang 4,000 bawat isa.
Opo. Mama, tama na ang sumbatan. Aayusin na lamang natin to. Hindi matutubatan. Wag kang poro. Hindi ako ako magpupunta dito kung kinitingnan mo ang message ko kung nagre-reply ka. Hindi, hindi. Tama na, mama. Tama na ang pag ayaw mo magpadala, nag-activate ka. Pag-upapan na lang, paan saan ko ng mga bata. Pinapalaki niyo pa yung issue. Pinapahapan niyo pa, pinakuhungkat niyo pa kung ano-ano. Wag puro kari-kari, Mary Grace. Haan nang hangko kaya ting puro kari-kari. Tama na. Tama naman. Wala namang mangyayari. Makikipagsumbatan baka dyan. Ilang beses mo na akong pinangakuan? Tama na nga. Tama. Baka kaya nga lang nangangako kasi nandito tayo. Kaya nga tama na. Di ba napag-usapan na ikaw ang may gusto nito. Hindi ako. Ipapadala. Ang ipipigay ni Jack. Ma'am Grace, nung nag-usap tayo kahapon, sabi niyo po magpapadala na kayo sa katapusan ng buwan? Tama? Apo. So, that's like 5 days from now. Next week, meron na po siyang maasahan by Friday itong si nanay nyo. O 9,000 sabihin natin mula sa inyo. Apo. Tama? Okay. Sir, parang ang sabi po si Grace, di ba ang sabi mo kagabi kay Jack na kung kaya na ni Jack buhayin ang mga bata, bigyan mo nga si Jack ng pagkakataon na kung kaya nang kuhanin ang mga bata, di ibigay nyo na sa ama. Pumayag ka raw kagabi, Grace. Totoo ba? Hindi. Ako papayag kahit yung mga bata ayaw. Nay, ang masusunod dito yung mga magulang. Sorry na ya, kung saan okay, gusto ng anak ilalagay ang bata, siya being the mother, siya po yung may disposition sa bata. Miss Mary Grace, totoo ba na napag-usapan nyo ni JC kahapon na yung mga bata ay ipapaalaga na lang dito kay JC? Gusto ko rin po sana siyang bigyan ng chance na alagaan yung mga bata. Pero ikinukusida nyo lang ba yun, Miss Mary Grace? For 7 years po, ma'am, nandoon kay Lola yung mga bata dahil nagkaroon ng konting problema, ipupulot nyo yung bata, masakit to para kay Lola. Sabi nga ho niya, ayaw daw niya hong mapunta doon sa kanila. Kasi sabi niya nga sa akin, bago ko hiningi yung number nito, huwag niyo na hong problemahin si Jack, ma. Ako na lang magpapadala. Kasi ma, ano daw ho, may problema ho sila ngayon. Nakapunan yung kapatid niya. Ma, magsasalita na ako ng ano din. Ganito po yan, oh. Ayaw niyong tigilan niya na. No, po, kinuha ko po yung anak ko. Nagdalaman ko po na pinugpugpulo anak niyan. Dahil lang po ko sa cellphone. Sino po nang bugbog? Yung anak niya po. Sino binugbog? Binugbog po yung anak kong isa. Hindi ho binugbog. Kami ho ang umawat. Yung anak niya mismo, nakatungo ang Panginoon. De, kaya nga umawat kayo pero nabugbog yung bata. Hindi ho nabugbog kasi hinahain na ginagano namin. Hindi ho totoo. Alas patay nga daw. Yung anak niya nagsabi. Wala ka sa harapan namin. Ayoko sanang ano. Pinagtatanggol ko yung mga anak mo. Dinadamay niyo po yung mga hindi naman kasali. Sobre naman kayo. Hindi ako kasali. Yun mismo sinabi ng anak ko. Sinasabi niyo po, adik. Patunayan niyo. Kahit ako ngayon, magpapadantes. Sinasabi ng anak ko, ganyan. Sa akin. Sabi niya, mama, wag niyo na akong problema. Kahit po, hindi ako nagsasalita rin sa inyo. May kasalukuyan ho silang problema ngayon. Miss Mary Grace, saan mo gusto yung bata ngayon mapunta? Igagapang ko. Mag-stay kay mama mo o mapunta dito sa tatay, yung mga bata. Alam kasi ni Mary Grace na nagmamahal kami sa kanila. Sir, sinungaling kasi yung nanay niyan. Si Mary Grace, alam niya kung paano namin siya minahal. Kaya kung mapupunta sa amin yung mga bata na yan, mamahalin namin yan na walang kapalit kahit ano sa inyo. Ano sabi mo, Mary Grace, sa akin? Wag niyong papaano, mama, dyan na lang yung bata. Kaya nga pinili mo sa akin, iniwan yan. Miss Mary Grace, saan mo gusto mapunta yung bata? Nalilito na rin ako eh. Subukan mag-desisyon ka ngayon. Subukan niyo kung sinasabi niyo tumatak ako magtatago. Okay, so Miss Mary Grace, mag-desisyon ka ko sa kailangan yung pera nila. Okay. Ako magtatago ito ako. Igagapo ko ang kamatayan niya. Miss Mary Grace. Pinaguyod mo sana. Miss Mary Grace. Ano makakausap yung mga bata mo? Kasi alam, baka kasi ayaw. Kailangan ko rin ng desisyon ng mga bata eh. Nandiyan ba yung mga bata? Nandiyan ni sir. Kung sino sasabihin ng mga bata, yun ang magkakaroon ng custody sa mga bata habang wala ka. Tama? Po. Sorry, Ma'am Mary Grace, ha. Naging pabaya ka rin nanay eh. May pag-amin din sa'yo na for so many months, hindi ka na mapagpadala ng maayos dahil kesyo kulang yung pasok mo ng araw dahil ikaw ay nagkakasakit at kuminsan, wala ka pang atang papeles or something like that. So hindi mo masisisi tong nanay kung nagsusumbat siya ngayon dahil for 7 years, inalagaan niyo yung mga anak ninyo. Sa 7 years na yun po, ilang beses ka nagpadala? Kasi naman yung trabaho naman po ako sa office, yung papadala naman po ako. Tapos alam naman niya yung mga nangyari sa akin nung nakaraan na overstay ako. Pero kahit naman na-overstay ako dati, kahit pa paano nakakapagbigay ako, hindi man lang ganun kalaki. Sige po. Ito na po yung pinaka-pinali kung saan mapupunta yung mga bata. Ang mag-decide po yung nanay. So kakausapin po ni nanay yung mga anak niya. Tatanungin ko saan niya gusto. Okay lang ba sa inay? Kung okay lang po. Kung halimbawa sinabi ng mga okay bata. Lang po.
sir. Sa kanya? Okay lang po, sir. Sa kanya mapunta. Kung sinabi ng mga bata sa'yo, di sa'yo. Okay? Sige. Mary Grace, ma'am, andito na po yung mga bata. Sino ang gusto niyo unang kausapin? Si Dimple po. Ikaw si Dimple? Dimple, mama to. Apo, ma? Gusto mo si mama kay papa? Ayaw po. Gusto mo kay mama? Opo. Bakit ayaw mo kay papa, Dimple? Masama ang tingin mo kay papa mo? Ba't masama ang tingin mo kay papa mo? Kung talaga pong mahal niya po kami, sana doon. Nung bata pa po kami, kinuha niya na po kami. Oh my God. Ay, ayaw lang po talaga ibigay sa akin eh. Kami po yung ayaw, hindi po sila. Huwag kang sinungaling. Ma'am Mary Grace, narinig niyo po yung sabi po ni Dimple? Opo. Ano pong reaction niyo, ma'am, doon sa sinabi niya? Po. Ayaw mo bang subukan si Papa? Ayaw po. Ayaw so kay Lola ka lang. Opo. Ano natin yung desisyon mo? May isip ka naman eh. Hindi naman kita pipilitin. Pakausap ako kay Joaquin. Sa kapatid mo. Joaquin, gusto mo kay Papa? Ayaw po. Ayaw nila lahat. Itong isa, nakatingin siya kay papa niya. Anton? Ayaw po. Ayaw, hindi pa ako nagtatanong eh. Anton, ayaw mo kay papa? Ayaw po. Ayaw po na lahat eh. So ma'am, narinig mo naman, ayaw nilang tatlo sa papa. In fact, ito pong panganay. Kanina ko pa po na pagmamasdan, matulis po ang tingin niya sa papa niya. Parang meron siyang galit yun nga. Tinugan niya na kanina. Narinig man natin lahat yung sinabi niya. So anong desisyon niyo ngayon, ma'am, na ayaw ng mga bata sa papa niya? Susundin ko po yung desisyon ng mga anak ko. So, nag-decide na po yung mga bata po. Nanay ng mga bata na mapupunta dun sa nanay niya. Sinubukan kong i-ano sila sa'yo. Ay kaso silang nagdi-desisyon. Hindi ko pinagdamot yung mga hindi yan. Hindi ano, totoo yan. Dinektahan yan. Sinabihan niya na ganun. Balang araw hanapin din nila ako. Okay lang yun. Balang araw. Hanapin niyo rin ako. Bandaan niyo yan. Sinubukan ko, alam mo, nag-desisyon din naman ako na ibigay sa iyong mga bata. Okay na, alam okay na. Narinig ko naman eh. Wala tayong magagawa silang nag-desisyon na ayaw nila eh. Gusto nila sa kila mama. Ma'am, ba't kayo umiyak? Grace! O? Tita Silto. Sinubukan ko, tita. Sinubukan ko po, tita. Alam mo yan. Okay lang, Grace. Alam mo itong mga bata. Alam mo naman na kung sa amin mapupunta yan na kahit 5 hindi kami manghihingi sa inyo. Dahil alam mo ang status ni Jack. Na si Jack nung nawala ka sa buhay niya, naging indesper ang buhay. Alam mo yan, Grace, na naghintay ang pumangking ko ng 2 taon sa'yo. Pero iniwan mo siya, inabandoni mo ang buhay niya. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako at ang respeto mo sa amin ay hindi nawala. Pero Grace, ang mga bata ko di pagkakaloob sa amin to at andito si Sir. Na kami magagabayan namin yan ng maayos. Baka hindi pa ganito ang itsura ng mga anak mo na tinuring na sa abroad ka ang itsura ng anak mo. Mistula na sa squatter. That's try mo yan sa Laguna. Kilala mo ako na tita niyan. Hindi ako nagyayabang dahil andyan lang yan. Pero kilala mo ako, Grace. Alam mo yan. Tingnan mo ang itsura ng mga anak mo. Mukhang hindi ka nasa abroad. Mukha lang itong galing squatter. Kaya naiyak ako, Grace, na sana mapapunta kay Jack na tulad ng sinasabi ng binan mo. Squatter, dahil wala akong asadyuda, yung mga magulang, at saka ilang araw na ho kami dito. Lones pa lang ho kami, ganito ho. Pero nakikita nyo naman ang mga picture nito sa FB na hindi ganito. Kaya lang ito nagiging ganito ngayon dahil yan ang larang damit na nakuha namin. Grace, ganito. Bibigyan ho kami, squatter. Bibigyan pa kita uli ng... At hindi lang ho, ano. Grace. Ho, 2 taon ang nagiging... Ang mama mo... ...ng Singapore, si Edith Grace. Nang babae na ho yan. Hindi, totoo yan. Kaya nga ho, nakatatlo na yan, anak eh. Bagal mo pa pala yung anak ko sa Singapore. Grace, grabe pala ang mama mo. Umiiyak na yung anak ko. Mama, may iiba na si Jack. Oh, hindi, ayan o yung anak ko. Ano, hindi ako nagsisinungaling. Pero wag niyong pagtalunan ang mga bata, Grace. Sa abot ng... Ano magagawa ko sabihin na 2 taon? Grace? 2 buwan pa lang. Nang babae na yan. Grace, naandiyan ka na. Andito na ang mga bata at hindi pinili si Jack. Irerespeto natin kung ano yung gusto ng mga bata. Pero gusto ko lang din, Paul, sabihin. Kilala mo pa ako, Paul? Kilala mo pa raw siya? Hindi na. Kayo 7 years na kaming hindi nagkita hindi na. Na niyan ng mga bata. Pero okay lang din, Paul. Ang importante po rito, opo. Nagsalita na po yung mga bata dun sa kay nanay at itong mother nila
nagsabi rin na doon na sa Lola. Okay. Patuturin na lang po yung usapan na si Sir magbibigay ng 3,000 kada buwan at ito pong si nanay nila magbibigay ng 9,000 kasi sabi niya 8 to 10. So ilagay na natin sa 9,000. So 12,000 kada buwan. Okay na yun sa inyo? Okay po, Nay. Sir. Ma'am Mary Grace, okay na, solve na po yung problema. So basta tuparin na po natin yung mga pangako natin na 9,000 po sa inyo kada buwan at saka kisir 3,000 para sa bata po to. And then once in a while, i-monitor din po namin yung mga bata. Ang gagawin po namin, ma'am, ilalapit po namin to sa MSWD. Tatawagan po namin MSWD sa kung saan may sakop po sa kanila at na barangay para i-monitor po yung mga bata. Pag nakita po namin na yung mga bata hindi naalagaan, napapabayaan, yan po i-report namin agad-agad sa inyo. Kami na po mismo ang gagawa ng paraan na yung mga bata maisalin po dito sa tatay. Okay sa inyo, ma'am? Opo, sir. Okay. Naintindihan din, Paul. Kapag halimbawa, nakita namin sa pamagitan ng report ng MSWD na kayo hindi naalagaan, napapabayaan, ang gobyerno, pati kami, gagawa ng hakbang na para mapaganda yung inyong pamumuhay at susubukan naman ninyo na tumira dito sa kanila. Tatay mo pa rin siya eh, di ba? Opo. Napakabait mo. Good girl. Thank you. Okay? Ganun na naman. May, sasamahan natin, pabalik na Ilocos sila, i-endorse natin sa MSWD, monitoring dito sa mga bata na siguraduhin na alagadong alagado sila. Pag hindi na alagaan sila ng maayos at napapabayaan, gagawa tayo ng paraan through MSWD, isasalin sa tatay. Yes, sir. Okay sa inyo? Opo, sir. Okay sa inyo? Opo. Okay po. Maraming salamat po, sir. Okay. So, ganun lamang po. Okay. Samahan natin sila pa uwi ng Ilocos. Auntie, salamat sa pagpunta, ha? Opo, kayo nga po. Ay, thank you rin po. Sir, salamat sa pagpunta, sir. Salamat, salamat po, sir. Sa mga nasabing hindi maganda sa iyo. Wala naman. Sige, ito mabait ka na bata, ha? Yung usapan natin, ha? Alaga mo yung mga kapatid mo. Ngayon, kapag may nangyaring hindi maganda, huwag ka matakot. Andito kami. Tutulungan ka namin kahit anong mangyari, okay? At again, tatay mo pa rin siya. Intindihin mo rin yung kalagayan ng papa mo. Diba? Dahil kung hindi sa kanya, wala ka rin sa mundo. Okay? God bless you. Okay, sige.